All right. Good morning again. Welcome to the mandatory 8-hour OSH seminar for workers or employees. Okay. Once again, my name is Ferdinand Pascual, your Occupational Safety and Health Officer of FEUNRM. I'll be your speaker for today's module. Okay, module 5 na tayo, no? Module 5, our topic will be Workplace Emergency Preparedness. Okay? Again, for our training house rules, certificates of completion shall be given to participants with complete attendance for this mandatory OSH training for employees. Okay? Our session objective, at the end of the session, the participants will be able to explain the elements of Workplace Emergency Preparedness Program. Yung dito sa FEUNRMF, no? And discuss basic preparations for common emergencies. Okay, let's begin, no? For natural emergencies such as flood, volcanic eruption, kung malapit tayo sa mga vulkan, or pwedeng magkaroon ng volcanic eruption, pero dito sa area natin, presently, hindi naman tayo ganun ka-prone or malapit sa mga volcanoes, no? Earthquake, typhoon, drought, or yung pagkatuyot or tagtuyot, or tsunamis. Those are the natural emergencies, no? A natural emergency can happen at any time. Okay? Some emergencies give warning like storm, flood, others, like earthquakes, give no warning. So, itong mga natural emergencies na to, pwede siyang mangyari without a warning, no? Yung iba naman, nape-predict natin using our technology, no? For example, sa earthquake, may mga early detection tayo ng vibrations ng earth or ng lupa, no? Na nadidetect na yan ngayon. But, also, yung typhoon, na didetect na rin yan through weather forecasting na pipredict nila kung magkakaroon tayo ng typhoon. Okay? But, once an emergency happens, the time to prepare is gone. And all you can do is cope. Okay? Sabi nga, kaya may emergency preparedness program kasi pag nandyan na yung emergency, wala ka ng time para mag-prepare ng kung ano-ano, kung ano yung gagawin mo, kung ano ba yung mga tamang actions when it comes to emergencies, especially for natural emergencies. Okay, yung isa namang klase ng emergency is the man-made emergencies. Kung kanina, these are the events that are caused by the forces of nature, ito naman, yung man-made emergencies ay yung gawa ng tao. Or man-made emergencies can be a result of a human error, yung pagkakamali. No? Minsan, behavior, yung fatigue, poor housekeeping, poor maintenance of equipment, lack of adequate trainings, or in some cases, willful intent. Okay. Isahin natin, no? Pwede siyang industrial fires, yung mga sunog sa workplace. Okay? Chemical leaks or spills. Okay, yung pagkatapon ng mga chemicals, no? Chemical threats, yung mga possible inhalation or ingestions ng mga chemicals. Bomb threats or explosions, yan, mga man-made yan. Also, structure collapse. Construction cave-ins, and biological threats. Yan yung mga man-made emergencies. Okay? What are the elements of emergency preparedness program? Ano ba yung mga factors na kinoconsider natin in order to have the emergency preparedness program? Okay? First, of course, review hazards. No? Kung ang unang step na gagawin mo is i-review mo yung hazards. Sa mga nakaraang modules na pag-aralan natin, what are the hazards, no? Then,
evaluate resources, kung ano yung mga gamit na available at yung mga pwede mong gamitin pa sa pag-create ng emergency preparedness program. Okay? Then, come up with the emergency plan or yung procedures. Kaya nga tayo may established procedures when it comes to emergency, whether it's emergencies, whether it's man-made emergencies or the natural emergencies, natural calamities. Okay? And then, pag nakapag-create ka na, na-establish mo na yung plans and procedures, come up with the trainings. Okay? Para ma-involve natin lahat ng mga employees dito sa building, ma-educate mo sila, mabigyan mo sila ng ideas, ng knowledge, kung ano ba yung mga dapat gawin pag merong emergencies. And then, after the training, conduct drills and exercises para ma-experience nila yung actual execution, yung mga roles nila pagdating nung mga events na yun, like yung mga emergencies. Okay? Then, educate the public. Siyempre, meron ka rin dapat good relations sa neighboring mo, sa mga friendly forces and also to the public para alam din nila kung paano ba yung effort na ginagawa ng institution when it comes to disasters and ma-align din nila doon sa community disaster program nila and community plan integration. Kasi usually sa isang community, for example, dito sa West Fairview, meron din silang sariling emergency plan. Okay? Nag-a-assign din sila ng mga people na responsible for handling emergency cases and meron din silang holding areas or evacuation sites na pwede tayong i-align doon pag nangyari yung emergency. Okay. Review of the workplace hazards. Ito nga, no, sabi yung first element dun sa pag-create ng emergency preparedness plan or program, kailangan i-identify mo muna yung mga hazards sa workplace. How? Identify existing hazards. Okay? Also, types of potential hazards. Okay? Next, number of people or things exposed to the hazards and its adverse consequences. Kailangan ma-identify mong lahat yan para makapagbigay ka ng tamang procedures or makaisip ka ng ideas kung paano ba ang gagawin mo sa emergency plan, ano yung mga magiging procedures mo, ano yung magiging roles ng bawat isa. First, you identify the hazards. Okay? And then, evaluate kung ano yung types of hazards na na-identify and then try to account the number of people or things na pwedeng maapektuhan. Okay? And also, the value or the impact of the consequences that might happen. Yung mga magiging epekto like injuries or sometimes death, no? Second, evaluate resources. Sabi ko nga kanina, kailangan meron ka din mga resources na pwede mong gagamitin sa pag-create ng emergency preparedness program. Number one, material resources refers to equipment and supplies. Ayan. For example, yung mga portable firefighting appliance natin like yung fire extinguishers yan para sa fire emergency, no? Then spill kits pag may chemical spills. Okay, and then yung mga gamit natin for rescuing injured individual. Okay, we also have the human resources like yung expertise ng taong i-assign mo as, for example, part of the fire brigade and also the staff training. Kailangan yan kasi bago mo sila i-assign or i-delegate sa, for example, pagiging rescue team member, no? Pagiging
first aid team member, okay, pagiging firefighting or even the evacuation team. Kailangan bibigyan mo sila ng proper training on how to do their roles. Okay? Develop emergency plan and procedures. Ito na. Properly document all emergency procedures in a manual or booklet. Kasi, yung unang ano dyan, yung unang pinaka-importanting gagawin mo is to establish yung emergency procedures. For example, dito sa institution, ang una nating kinreate is yung emergency procedures or yung manual natin when it comes to emergencies. Okay, then identify prospective members of emergency brigades. Okay, and din yung huli, yung next natin ginawa, nag-establish tayo ng isang grupo na assigned or first responders pagdating sa, for example, fire. We have created the fire brigade and na-discuss na natin yan sa mga nakaraang modules, no? And yung disaster control, yung tinatawag nating, sometimes tinatawag yan na incident command system, but here in our institution, we have the emergency response team or yung ERT, no? Sila yung mga first responder in all types of emergencies, okay? Give specialized training to members of emergency brigades. Kaya nga tayo nagkakaroon ng seminars, trainings, drills and practices para mas mahasa yung mga members ng brigade. Conduct training on information on different types of emergencies. Of course, hindi lang naman palaging fire, hindi lang palaging earthquake. Meron din tayo mga robberies, hold up, commotion incident, meron din tayong typhoon and flood, meron ding bomb threat or explosion, and marami pang iba. Okay? Also, conduct training on good housekeeping and 5S. Ito dapat ginagawa to ng bawat isa, ng bawat sections, dapat hindi lang yung health and safety committee or hindi lang yung housekeeping department ang mag-a-apply ng 5S na method na ito. Dapat ginagawa to ng lahat ng sections and departments. Okay? Fire prevention and control methods, yan nga, na-explain ko na rin yan for the past modules. Good housekeeping pa rin ang pinakasusi dyan, no? And avoid obstructions from the emergency exits. And different types of portable fire extinguishers. Kasi importante din na magkaroon kayo ng training dito sa different types of portable fire extinguishers. Kasi may iba't ibang klase, no? Kaya nga ng mga natutunan natin sa mga nakaraang modules, kailangan alam mo yung type of fire extinguisher na gagamitin dun sa classification of fire. Remember the five classifications of fire. We have the A, B, C, D, and K, no? So, dapat alam nyo yung klase ng fire extinguisher na gagamitin nyo pag nagkaroon ng fire. Then, hazardous materials characteristics. Sabi ko nga, matututunan nyo yan sa pagbabasa nung safety data sheet or nung SDS ng bawat chemicals na ginagamit. And risk assessment. Yung module 4, yung higher up natin, yung hazards identification, risk assessment and control. Dapat tinandaan nyo yung mga steps doon kung paano kayo makakagawa ng tamang risk assessment. Conduct drills and exercises. Of course, emergency reporting procedures. Okay? Importante kasi yan. Kasi ito yung mag-trigger. Ito yung mag-activate ng mga response team natin. Okay? Fire hose and nozzle use. Okay? Sabi nga, pag ikaw ay trained, pwede kang tumulong or makatulong sa pagpatay ng apoy. But if not, kailangan tumawag ka na lang ng help. Okay? Kasi baka
mas ano pa eh, mas mapagrabe pa yung sitwasyon kung pilitin mong gumamit ng fire hose, ng fire extinguisher, or yung nozzles natin sa fire hose cabinet kung hindi ka naman trained. So, mas mainam, nag-a-attend kayo ng mga ganitong trainings and seminars para mabigyan kayo ng basic ideas or knowledge kung paano ginagamit ang ating mga fire protections dito sa facility. Firefighting drill using portable fire extinguishers. Of course, para maranasan nyo kung paano yung feeling or paano yung pakiramdam ng talagang ini-squeeze mo yung lever, lumalabas or nag-discharge yung chemical sa loob, and paano niya na-extinguish yung mga incipient fires. Okay? Proper first aid response course and evacuation drills. Okay? Para, basically, para malaman mo saan yung mga exit points when it comes to emergencies. Importante kasi yan. Kesa during the emergency ka pa maghahanap ng exit route mo, mahirap yon para sa isang na employee na hindi niya alam kung nasaan yung mga tamang fire exits. Okay, these are the pictures and videos. Pictures lang pala to. Yung mga nakaraan nating trainings kung saan ugnayan tayo sa Bureau of Fire Protection ng Quezon City para mabigyan tayo ng actual firefighting drills. Okay? Para ma-experience natin kung paano ba talaga ang tamang paggamit at anong pakiramdam kapag totoong hawak-hawak mo na yung mga fire protections na yan. Yan. Lahat yan sila ang mga employees ng FEU NRMF. Yan, so first aid naman sa bandaging and splinting si Mark Wences Abolencia. Siya yung ating certified first aider. Okay. Next, educate the public to make neighboring companies know of the facility's effort to ensure safety. Ito yung sinasabi ko kanina na dapat involved din natin yung neighboring ano natin. Companies and friendly forces para alam nila kung paano natin ine-execute yung ating emergency procedures pag nagkaroon halimbawa ng emergency or disasters, and also to protect the public during emergencies. Okay, integrate with community plan. Community officials should be involved in the company's emergency planning process, and that the company be involved in local planning. So, vice versa. Dapat yung emergency procedures natin integrated with the community plan. For example, yung sinabi ko nga kanina, kung ang community natin ay merong designated area to be the general evacuation area, pwede tayong sumama doon. Also, yung response, yung help na pwede nating mahingi sa kanila. For example, tawag tayo ng bumbero, ng Bureau of Fire Protection. Mas maganda, integrated tayo sa community kasi matutulungan nila tayo to send someone from the bureau, or sila na mismo yung tatawag bukod dun sa pagtawag ng ating communications team. So, vice versa, no? The company be involved in local planning. So, importante yan. Preparing for common emergencies. Ayan na ulit. Develop an emergency plan. Kailangan talaga meron. And dito ipapakita natin kung paano natin, sa atin, created na eh. Meron na tayong established emergency plan. Kailangan na lang i-educate yung mga personnel or yung mga employees natin dito sa institution. Pero ipaliwanag pa rin natin, no, kung paano siya ginagawa. Okay? Identify all exits. Dapat alam mo kung nasan yung mga tamang fire or emergency exit sa building. In all level ng building, meron tayong mga emergency exits diyan. Meron din stairways and
existing floor plans. Try to look at it, yung mga naka-deploy dyan na emergency evacuation map. Dyan, makikita nyo merong dalawang color ng arrows. The red one is the primary route na pwede mong gamitin pagka nagkaroon ng evacuation procedure. Okay? The blue arrow is the secondary exit na kung hindi available yung primary exit route mo, you still have the chance to go to the secondary exit. Yun ay pinapakita sa color blue na arrow. So, tingnan nyo lang yung emergency evacuation map natin na nakadeploy sa mga common areas and sa mga offices. Naglagay kami dyan. Also, identify the location of all fire extinguishers. Importante rin yan kasi, for example, naka-assign ka sa isang section sa hospital, no? Tapos biglang nagkaroon ng fire. Sabi nga, first responder, sabi, look for the nearest fire extinguisher and extinguish the fire if you are trained. Okay? So, dapat alam mo na kung nasaan nakalagay yung fire extinguishers, mga naka-hook naman, naka-mount naman yan sa mga walls, no? Hindi naman siya kailangan araw-araw mong tingnan. Just try to figure it out kung nasaan siya nakalagay. So, pagdating ng emergency, alam mo na kung saan siya kukunin, especially during fire. Okay? Full stations and any other fire alarms and fire suppression equipments. Of course, kaya nga namin yan nilagay dyan para magamit natin yung tinatawag nating availability of resources. Okay? Like yung manual pull stations, ano ba ang gamit niyan? May mga fire alarms, ano bang ibig sabihin niyan pag tumunog? And yung mga fire suppression equipments natin, paano siya ang gagamitin ng tama? So that hindi na lalaki or hindi na magiging malubha yung, for example, yung fire event. Kung meron tayong tamang proseso, during incipient stage pa lang ng fire, ay kaya na nating i-extinguish if you have the basic knowledge. Okay? Be sure that all emergency phone numbers are clearly listed and are readily available next to telephone. Sa atin naman kasi, for local sections or for other department, madali lang naman yung communication procedure natin, no? Dial zero lang. All the responsibilities for communication will be handled by our communication team, yung ating telephone operator, no? Pero sana yung ating communications team nandun palagi yung kanilang directory pagdating sa emergencies. Okay? Una, kung paano i-activate yung fire brigade, ano yung mga locals ng mga ating firefighting, rescue team, evacuation team, security, and others, no? Pati yung mga first aiders and salvage recovery team. Tsaka kasi yung mag-activate nun pag nagkaroon ng call from our local or sa isang section papunta sa communications team, and then si communications team ang mag-activate or tatawag sa fire brigade. Okay? Do not block or wedge any stairwell doors in the open position at any time. Sabi ko nga, lagi kong sinasabi na dapat walang obstructions, any kind of obstructions sa mga fire emergency exits natin at all times. Okay? Establish a meeting point or safe refuge area away from the building and other hazards such as overhead power lines. Okay, ganito yan. For now, ang ating temporary assembly point, ganito, tandaan nyo ha, pag kayo ay nag-descend ng building and lumabas kayo dito sa side ng Regalado Avenue. For example, galing kayong hospital or IM, pero dito kayo sa side ng Regalado Avenue lumabas. Ang ating holding area or assembly point will be yung katapat ng, yung parking ng motorcycles sa tapat ng IM building. Okay, doon tayo mag-a-assemble yung lahat ng lalabas ng hospital and IM sa Regalado Avenue. Okay? Sa kabilang side naman, lahat ng lalabas from
JCR or at the back of the hospital building, ang gagamitin nating assembly point or holding area will be the yung Rolex gate natin. Yung pinaka dinadaanan nung ano, nung mga sasakyan pagpasok using the Rolex gate. Doon tayo temporary mag-assemble. Okay? And then wait for the instruction kung kailangan nating mag-merge doon sa community evacuation site pag kailangan na. Okay? Then assign someone the responsibility of accounting for all employees in the event of an emergency. Ito naman, ito yung tinatawag nating salvage and recovery team. Ang naka-assign dito are the members of the HR team. Okay, sila yung salvage and recovery team. Sila yung nag-account ng mga employees na nag-evacuate. Also, sila rin yung nag-account kung ilan yung injured or kung ilan yung nawawala. And then, sa huli, check and balance sila kung meron bang kulang among sa mga naka-duty at dun sa mga nagpunta sa holding area or sa assembly point. Okay, identify first aid attendants, inform and train all personnel of the established and agreed upon means of reporting a medical emergency. And dito naman sa atin, in our case, we have the proper protocol and personnel na assigned. For example nga, yung mga first aiders natin, yung mga nurses natin na naka-duty sa emergency medicine or sa ER. Okay? And test your plan to make sure that it works. Okay? Magkakaroon din tayo ng face-to-face training or pagsasabayin ko na yung drills, actual firefighting procedures. Okay. Ito yung pinaka-common na disaster na pwede nating maranasan or nararanasan natin sa iba't ibang workplace, okay? Yung fire. Ito yung mga pointers na dapat nating tandaan. In general public, ina-apply din to, okay? In case of fire, okay? Kahit nasaan ka ha, hindi lang dito sa atin. Kasi dito sa atin, sa FEUNRMF, naka-design ng ating procedures para sa lahat. For both ambulant and non-ambulant personnel, for employees, for clients, patients, mga patients in medical support or life support or lahat ng nandito sa loob ng building. But itong mga pointers na to, it applies to general public. Okay? Tandaan nyo yan, iba yung design ng ating fire emergency procedures, mas defined. Kasi meron tayong mga kinoconsider na mga personnel. Like, for example, yan nga, yung mga non-ambulant natin or yung mga bedridden patient. Kailangan i-consider din natin yung kanilang evacuation plan. But for this one, for general public, pwede itong i-apply. Okay? Number one, activate appropriate alarms. Upon discovery of the fire, magbigay na kayo agad ng alarms or kung meron dyan manual pull station na pwede nyong i-pull para mag-create siya ng alarm to call the attention of the responders, do it so. Stay calm and do not panic. Of course, lagi naman yan yung general rule, no? Huwag kayong matataranta. Kalmado ka lang para makapag-isip ka ng tama. Okay? Kasi minsan yung pagkataranta, yan yung nagiging sanhi ng pagkakaroon ng maling desisyon kung anong gagawin at kung anong naiisip niya. Nakaka-apekto kasi yan. So, stay calm and do not panic. Alert others in your area. Ngayon, lagi, call for help. Pwedeng shout, pwedeng using the alarms. Okay? Evacuate as directed by your supervisor to your designated evacuation area. Okay, let's just wait for the instruction or order from our supervisors, no? Kasi kami sa fire brigade team, hindi rin kami agad nagre-raise ng evacuation. Naghihintay kami ng instruction from our fire marshal. Okay, ganun yun. Then walk, do not run, kasi
baka mas lalo lang kayong masaktan dahil tumatakbo kayo ng mabilis, gusto nyo makalabas agad, tapos nadapa kayo or naumpog yung inyong ulo, nagkaroon kayo na sugat, so mas na pasama pa, no? So stay calm. Remain in the evacuation area until the supervisor has accounted for everyone. So, huwag kayong aalis doon sa holding area or sa assembly point hanggat wala pang order. Kasi may mga protocols pa na kailangang i-follow para ma-ensure yung safety and security ng mga evacuees. Never use an elevator. Of course, pagka meron ng mga emergencies, huwag na huwag kayong gagamit ng elevator. Use the staircase. Kasi pwede kayong magkaroon, pwedeng magkaroon tayo ng paghinto or pag-cut ng power. So, pag wala ng power, makukulong na kayo dun sa elevator. Mas napasama pa. Okay? Never, never, ever use an elevator during fire emergencies. Okay? If there is a smoke in the room, stay low. Ito, medyo malaki na, no? On playground na. If there is a smoke in the room, stay low. Kasi sabi, the air is cooler and cleaner closer to the floor. Pag mas mababa, mas malinis. Or, ganito na lang. Ang smoke kasi, sa taas or sa higher level ng ating space, okay? Nandyan yung usok. Ngayon, pag mas malamig, nandito siya sa gawing baba. Kaya ang advice niya, stay low kasi mas kaunti ang usok na nasa baba. Kasi yung mabigat na air is mas malinis. Kasi yung mas malamig na air is mas malinis kesa dun sa mas mainit na smoke na nasa upper portion na. Okay? Hold a wet cloth over your mouth and nose. Pwede rin yung gamitin kung meron kayong piece of cloth, pwede nyong basain yan and ilagay nyo sa bibig or sa ilong kasi it serves as filter nung smoke kung merong smoke dun sa room na kinalalagyan nyo. And only break windows sa last resort. Hindi palaging applicable yan. Okay, paano pag nasa higher portion ka ng building tapos i-break mo yung window? Not unless meron kang help na nakaabang. Okay, or sa mga mabababang structures lang, like hindi sa building kasi baka mas mamatay ka lang kasi mahulog ka from sa taas. Okay, if a door is hot, do not open. Paano niyo malalaman kung mainit? Kasi pinto naman yung pinto naman is kahoy. Okay, try to touch the doorknob. Pwede yan eh. Para masigurado mo bago mo buksan yung pinto, na masigurado mo na walang apoy sa kabilang side, ihipuin mo yung doorknob. Okay? Pag naramdaman mong mainit, wag mo nang buksan. Okay? Use an alternate door if one is available and safe to use. Wag mo nang subukang pasukin pag mainit yung naramdaman mo, may lumalabas na usok sa ilalim or mainit yung doorknob. Ibig sabihin nun, there is an ongoing fire din sa kabila. If an alternate door is not available, contact someone, if possible, and give them your exact location. If possible, hingi ka ng tulong kung hindi ka na makalabas so that the rescue team will come and save you. Okay? Close all doors as you leave. Do not lock them. So, para lang hindi kumalat ng mabilis yung apoy, paglabas mo, kabigin mo lang yung pintuan, pero wag mong ilock kasi for others to access. Okay? Kasi pag iniwan mo siyang bukas, mas madaling makapasok yung apoy sa ibang area. Okay? If trained to use the fire extinguisher, the fire is in the incipient stage, you may attempt to extinguish the fire. Sabi ko nga, pag nasa incipient stage pa lang yung apoy, pwede mong gamitin yung fire extinguisher to extinguish the fire. Pero kung hindi ka naman trained, just shout for help or call for help na lang. And never attempt to put out a fire alone. Not unless maliit lang siya, incipient stage lang. Okay? Remember that your own safety is of primary concern. Lagi naman ganun eh, mas iligtas mo yung sarili mo bago ang lahat. Okay? Earthquake naman. Let's go to
this kind of natural disaster, yung earthquake, no? Meron naman tong before, during, and after procedures, okay? So before an earthquake, ito yung mga pointers to remember, okay? Store heavy objects near ground or floor. Pag meron kayong cabinet or yung storage cabinet, lagi yung tatandaan yung pinakamabigat nasa baba. And then yung mas magaan, papunta sa itaas na part. Okay, secure tall objects like bookcases to the wall. Pinaka best resort dito is lagyan nyo ng mga iscrew nyo sa pader. Okay, lagyan nyo ng ganong protection so that pag nagkaroon ng ground shaking, hindi siya babagsak or hindi pa makakause ng accident sa mga employees. Learn where your exits. Of course, alamin nyo kung saan yung mga tamang exit routes pagdating sa evacuation. Evacuation route and meeting places. Keep emergency items such as flashlight. Yan, mga importante yan. Actually, individual ano na to eh, responsibility, no? Magkaroon ka ng maliit na flashlight for emergency, first aid kit. Sa mga offices, dapat meron kayo naka-prepare na first aid kit and spare clothes in your car or offices. Okay, ito yung sinasabi ko kanina. Mas pinaka-effective na way. Pag meron kayong mga storage cabinet sa offices nyo or sa work area nyo, kailangan i-bracket nyo siya sa wall. Kasi yan yung magpo-protect sa inyo pag nagkaroon ng ground shaking, no? Kasi ito, pag ganyan nakataas ang storage cabinet mo, mas prone yan sa pagbagsak. And ano kung ikaw pa yung mabagsakan yan, so mas lalo nang lumaki yung impact nung consequence. Okay? So, kung wala pang mga brackets, mag-start na kayo mag-request sa mga sa property, for example, and maintenance para matulungan kayo malagyan ng bracket yung inyong mga cabinet. Okay, that's before an earthquake. Ito naman, if in case of earthquake. Okay? Yung ano na to, during stage. Okay? Duck under something sturdy and cover your head. Ito yung duck, cover, and hold. Yun yung basic, no? Basic rule in earthquake. Okay? Punta kayo sa ilalim ng matibay na lamesa or anything and cover your head. Yun lang yun. Stay away from windows and objects which may fall on you. Of course, huwag kang tatapat dun sa mga ano, sa mga bintana, especially kung yung merong possibility na mag-crack yung glass dun sa window and babagsak sa'yo, mas malala yung magiging resulta, no? Do not dash, wag mag-apura for stairway exits. Keep calm lang. Do not use elevators like sa fire emergency. Hindi rin kayo dapat gumamit ng elevator kasi pwede kayong matrap dyan dahil syempre ang earthquake, every after earthquake, nagkakaroon madalas ng power interruption. So, pag nawala yung kuryente, nawala yung power, hihinto yung elevator, hindi na kayo makakalabas doon sa elevator cart. Okay? If you are inside building, remain inside. Okay? Until directed otherwise. Basta, protektahan mo lang yung sarili mo by ducking and getting under the sturdy table and covering your head. Yan, protektahan mo lang yung sarili mo during earthquake. Okay? Huwag kang lumabas hanggat hindi sinasabi. Okay? Do not be surprised if the electricity goes out. That's normal. Kasi sabi ko nga, every after earthquake, potentially may brown out. And this is a common during an earthquake. If an evacuation is necessary, follow the established routes and procedures. Okay? If you are outside naman, halimbawa, inabutan kayo sa labas, naglindol, stay in an open area. Yung walang mga makikitang power cables sa ibabaw, walang puno na may mga tuyong branches na pwede, or anything na pwedeng bumagsak sa'yo. Stay in an open area. Yun yung pinaka-keywords doon. Okay? Do not re-enter any building. Okay? Hanggat hindi sinasabi ng in charge na safe to do so, wag mo na kayong papasok ng building. Okay?
Okay? Workers shall remain in the safe refuge area until they have been directed by the appropriate authority. Yun nga yung sinasabi ko, hanggat walang instructions or order from the fire marshal or sa evacuation leader to leave the safe and refuge area or to return to their workplace. Walang papasok. Okay? So, we had the before and during, and this one is the after an earthquake. Pagkatapos ng earthquake, ano ba yung mga pointers to remember? O yung mga bagay na dapat gawin? Okay? Be prepared for aftershocks. Kasi, posible yan, magkaroon lagi ng aftershocks. So, huwag magtiwala na paghinto, wala na. So, kailangan nakaready pa rin tayo for aftershocks. And do the same procedure. Okay? Do not panic. Stay calm. General rule. Check for injured persons and assist as necessary. Okay. Kung meron kayong nakita na mga injured persons or mga co-workers or co-employees natin, bigyan natin sila ng ano ng necessary assistance, no? Kung hindi ka man marunong ng mag-administer ng first aid, at least call somebody who can help. Okay, laging ganun yung ating mindset, okay? If indoors, your supervisor may initiate an evacuation. Or pwede rin, sasabihin niya lang, stay inside. And pwede niya rin sabihin na magkakaroon tayo ng evacuation. Galing sa amin, sa emergency response team, yung instruction na everybody will have to evacuate. Yan kasi yun eh, dinidisseminate namin sa lahat kung mag-evacuate through signaling or alarm. Okay? Replace the telephone handset that has fallen off the hook. Ito, mga common na yan sa mga offices. Use telephones for emergency calls only. Okay, this is an example of an employee, no, doing the duck cover and hold procedure. Pag may earthquake, ayan lang yung gagawin nyo. Kasi mapuprotektahan ng inyong katawan sa kahit anong object na pwedeng bumagsak. Okay, imagine, bago bumagsak sa'yo, yung chandelier, dun muna siya tatama sa lamesa. Kaya, importante, alam nyo yung procedure na to na duck, cover to sturdy table or yung matibay na lamesa, and hold. Okay, for chemicals naman, chemical spills, no? In case of chemical spill, here are the pointers. Stay clear of the spill and warn others in the immediate area of the emergency and potential danger. Okay. Wag magpalapit ng kahit sino pag merong chemical spills. Best practice, pagka merong discovery of chemical spills, i-cordon na agad yung affected areas. And call for somebody na marunong mag-handle ng chemical spills using the spill kits. Okay? Usually, sa atin, in our case, the housekeeping personnel are the most trained in handling the chemical spills using spill kits. Okay? If persons are injured, provide first aid. If you or another available individual are trained to do so. However, do not put yourself at risk. Kung hindi mo naman kayang gawin, tawag ka na lang ng tulong, yung tamang tao, no? Yung mga first aiders natin. Of course, you can ask for help sa communications team natin by dialing 0 and ask for somebody from ER na pwedeng mag-render ng first aid o mag-administer ng first aid dun sa injured person. Okay? Assess the situation and determine if it's an emergency. Okay? If it is an emergency, then activate appropriate alarms. Okay? Yun yung sinasabi ko kanina na hindi sa lahat ng pagkakataon is pare-pareho yung procedure. Okay? Meron kaming ginagawa na assessment. Okay? Pag kailangan ng mag-evacuate or kaya naman i-cordon lang yung specific area. Okay? Get appropriate safety data sheet, yung SDS nga, and have it available for the responders. Yung material safety data sheet natin or yung MSDS na yan kasi
like yung tinuro ko dun sa mga nakaraang modules, nandyan yung mga properties, nandyan yung mga kailangan yung malaman dun sa chemicals na ginagamit natin sa workplace. And nandyan din yung mga nakalagay kung ano yung mga actions to be taken once inhaled or ingested or nagkaroon ng skin contact. Nandyan yun. Kaya kailangan yung mga responders natin during chemical spills, binabasa nyo rin yung safety data sheet para meron kayong idea kung paano ba ang tamang gagawin when it comes to chemical spills. If an evacuation is required, evacuate as directed by your supervisor, your designated evacuation area. Okay? Hintayin nyo yung instruction. Walk. Do not run. Remain in the evacuation area until the supervisor has accounted for everyone and you have been instructed otherwise. Laging ganun, no? Laging maghihintay ng instruction. Okay? Para hindi kayo mapahiwalay dun sa iba. Then, do not re-enter the building until the emergency response team leader has deemed it safe and supervisory personnel have given permission to go back into the facility. Okay? Huwag munang babalik hanggat hindi safe. Paano yung malalaman yon? Magbibigay ulit ng instruction or order yung ERT leader. Okay? In case of severe weather, ito, pwede rin kasi nagkakaroon tayo ng mga bad weathers, no? Monitor the local government weather service for announcements. Yeah, manood kayo or makinig kayo ng balita for weather service and including warnings and any other information provided by officials. Okay? Learn the history of flooding in your area. Okay? Importante din yan. Para alam nyo na, anticipation nyo na yung ano, yung i-anticipate nyo na yung pagkakaroon ng baha at kung ano yung mga areas na affected pag nagkakaroon ng baha and so that ma-save nyo na ahead of time yung mga importanteng bagay like yung mga important documents, yung mga devices or equipment na ginagamit nyo, masisave nyo na kasi alam nyo na na dito nagbabaha dito sa portion na to. Okay? Inspect areas in your facility subject to flooding. Identify records, equipments that can be moved to higher location. Yun ang ayon sinabi ko. Make plans to move records and equipment in case of flood. Okay? Magkakarugtong siya. Identify the community's evacuation routes. Know where to find higher grounds. Okay? In case of flood, be prepared to evacuate to designated safe areas. Pag kailangan ng i-evacuate, no? Pag meron ng grabing pagbaha. Keep a portable radio, flashlights, ayan, mga pangangailangan natin during emergencies. Okay, if flood occurs, if you are inside, for example, sa atin, no, turn off main electrical power. Okay? Mas maigi na ibaba nyo na yung inyong breaker kung kaya nyo ibaba or patayin nyo na yung mga equipment na naka-plug in. Okay? Follow the established evacuation procedures. Again, maghihintay tayo ng hudyat from the ERT leader for the facility and make plans for assisting employees who may need transportation. Okay? Pero hindi sa lahat. Okay? Sabi nga, your safety is the main priority. Okay? If you are not capable in doing so, huwag nyo nang gawin. Baka dalawa pa kayong mapasama. Okay? If you are outside, never attempt to walk across a flooded area. Wag na wag. Kasi minsan meron yan, ano eh, may puwersa yan eh. Yung tubig baha, baka matangay pa kayo. The water could sweep you away. Okay, if you are in your car, do not try to drive. Yung may mga kotse. Pag nakita nyo may baha at hindi nyo na makita yung ground, stop na. Wag na kayong magtuloy. Kasi if your car stalls, is rising water, abandon it. Okay? Okay, example contents ng emergency kit. Yung mga essentials, no? Sign lang natin. Example, meron kayo isang bag. Emergency kit, no? Dapat meron siyang bottled water, canned foods, waterproof packages of food, or rations, and or energy bars, o mga tsokolate,
enough to last each person for 3 days. Okay, just for example lang, maximum. Okay, manual can opener, bottle opener, first aid kit, sanitary napkins, portable bags such as backpacks or duffel bag in which to store supplies, whistle para sa pag-call ng attention, emergency blankets, garbage bags to be used as ponchos, parang gagawin yung kapote, ground cover or blankets, toilet paper, waterproof matches or lighter. Do not use either if you smell gas. Okay? Huwag kayong gumamit ng lighter pag meron kayong naamoy na gas. Glow sticks. Basic utensils, yung spoon and fork, Swiss Army knife, plastic plates and cups, gas mask, work gloves, wrench, list of local emergency centers, water purification chemicals, flashlight with batteries, radio, extra batteries in waterproof bag, a map of the region, fire extinguisher, pencil and paper in waterproof bag. Hindi nakasama dito yung cellphone and charger, pero mas maganda meron na rin kayong dala. Cellphone and charger. Okay, ito yung sinasabi ko kaninang evacuation map, no? Kung meron kayong time, try to look at it para malaman nyo kung nasaan yung primary and secondary route pagdating sa emergency exits. Okay? Hope for the best, but be prepared for the worst. Lagi naman ganon. Sana wag mangyari, pero pag nangyari, dapat prepared tayo. Okay? Clear points. Our part of review. Every workplace has to prepare for different types of emergencies that may happen. Lahat ng establishments. Dapat ganun. May established procedures na susundin ng mga empleyado. Then, the emergency preparedness program has to be communicated to all. So, pag nagpapadala kami ng procedures pagdating sa emergency preparedness program, bukod sa dapat ina-acknowledge niyan, dapat binabasa nyo din para sa inyong base knowledge pagdating sa emergency. Okay? And then, second, mag-attend kayo ng mga trainings na may ganitong klaseng subject or course like emergency preparedness program. Nagagawa tayo ng ganyang trainings, no? Emergency fire emergency procedures, earthquake, typhoon, bomb threat. So, attend kayo para magkaroon kayo ng base knowledge, no? Then, conduct fire drill should be at least twice a year. Yes, siguro ngayon, babalik na tayo ulit dun sa regular session ng pag-conduct ng fire drill kasi medyo na-stop tayo due to some restrictions of the pandemic period. Okay, lahat tayo pwede maging OSH champions, no? Tulong-tulong tayong lahat. Okay, once again, thank you for listening and see you on the next module. Keep safe.